Meron tayong special request ngayon, no? Isa sa ating mga viewers. Panoorin daw natin yung Marcos Gold dito sa Iyong Araw. Yan mga kapatid, isa sa mga mahuhusay na channel na mapapanood, na mapapanooran natin pag gusto nating manood ng about sa mga Marcos, mga ganyang history mga kapatid, no? Na nare-recommend ko rin sa inyo sa Iyong Araw, no? Sana bisitahin nyo rin ang kanyang channel at mag-subscribe tayo sa kanya mga kapatid. At syempre, sana subscriber ka na rin mga katol ng ating channel. At hinihingan ko kayo ng kahit konting saglit man lang mga kapatid, no? Paki-like sana ang video na to mga kapatid para mas marami pa ang makapanood. Lumawak pa ang ating community dito, no? Dumami pa tayo ng dumami. Pero dun sa mga nag-like na, dun sa mga nag-subscribe na, maraming salamat sa inyong lahat. So ang papanoorin natin ngayon mga tol, ang authentic certificate ng mga gintong para sa mga Pilipino at ang Streets of Gold. Uy! Nailabas lang to noong July 7, 2022. Ito ang bibigyan natin ng reaction video ngayon. So wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Proverbs 22 verse 4. The reward of humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. Tama. Napag-usapan natin sa nakaraang video ang misteryong diary ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na nakasaad dito ang lehitimong sulat kamay ng dating Pangulong Marcos nang paglilipat niya ng kanyang mga kayamanan sa trustee para sa sambayan ng Pilipino. Kung goosebumps ako doon nung nakita ko yung sulat ng dating Pangulong Marcos. Kung hindi mo pa ito napapanood kaibigan, ay hinihikayat kitang panoorin ito upang mas maliwanagan ka. Isama mo na rin kaibigan ang seryeng ito. Maraming salamat. Nakaupo na nga sa palasyo ng Malacanang ang 17th presidente ng Pilipinas na si President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. At ang tanong ay lalabas na kaya ang mga ginto? Isang taong nagngangalang Karen Hughes na dating World Bank lawyer ng Karen Hughes, nice. Iba ang pronunciation dito. Si Karen Hughes, ang tawag naman sa kanya ng Ophirian Heritage Conservatory, kung di ako nagkakamali, no? Hudes naman, no? So, hindi natin alam, mga kapatid, kung si Karen Hudes ay totoo na naglalahad ng katotohanan o katulad nung sinabi ng Ophirian, no? Mga taga-Ophirian Heritage na isa lang siyang pakawala, no, mga tol? Hindi natin alam. So, comment ninyo sa baba kung totoo ba to si Karen Hudes na nagsasabi ng totoo. Nang napakatagal na panahon, ngunit siya'y inalis sa trabaho dahil sa hindi niya masikmurang itago ang mga katiwaliang nangyayari sa loob ng World Bank. Ang naging whistleblower sa kanyang vlog, kanyang ikinuwento ang patungkol sa nakatagong yaman na ginto ng mga Marcos sa World Bank at ipinalabas ang mga ebidensya at mga dokumento patungkol sa Wealth for Humanity. Nag-email si Karen Hughes sa asignatory ng trustee ng Wealth for Humanity. Wait lang mga tol, ha? From Karen Hoods, Hudes, ano, Dear Wolfgang, when Jose Rizal deposited the global debt facility into... Pero eto si Karen Hudes din, ang nagsabi na si Father Diaz at si Jose Rizal ay iisa lang. So isa yon sa mga Jose Rizal conspiracy mga kapatid. Comment nyo rin sa baba kung kayo ba ay naniniwala. Eto mga kapatid kasi, kung bakit ko kayo tinatanong, no? Ayoko kasing mag-ano rito eh. Ayoko manguna sa mga bagay-bagay na etong totoo, etong ganyan. Kasi tayo ay nagbibigay lamang ng reaction video, no? Malaya kayong paniwalaan kung ano gusto nyo paniwalaan. Lahat ng pinapanood natin, nagbibigay lang tayo ng reaction video. Hindi ko pinatototohanan at hindi ko pinasisinungalingan. So gusto kong malaman ang inyong mga komento about dito. Tuloy natin. Na si Wolfgang Hughes sa asignatory ng trustee ng Wealth for Humanity na si Wolfgang Struck. Siya ang namamahala sa malaking kayamanang ginto ng mga Marcos. Ito'y kanyang sinend noong October 17, 2016 sa dakong alas 6 ng umaga. Ito ang nakasaad dito. Dear Wolfgang, when Jose Rizal deposited the global debt facility into the World Bank,
and establish the Board of Governors of the World Bank and IMF, whom I represent. It was so that there would be a peaceful global currency reset. The Board of Governors has agreed on the global currency reset. We are on track for the global currency reset. Who is we? The Coalition for the Rule of Law, as predicted by the power transition model that came to the World Bank from the National War College in 2004. My latest correspondence with the BRICS is here. The global currency reset that was approved by the Coalition for the Rule of Law on the Board of Governors for the Benefit of Humanity, and that will avoid World War III, that is tabled with BRICS, with Japan, and with Germany, with the rest of the Board of Governors, with the Postmaster General of the US, with the National Conference of Public Employee Retirement Systems, with the Governors of the US, with the Adjutants General, with the public as informed through the TCTV and the social media. You have not responded to the deal that is on the table. As the overseer mandate trustee, representing the voice and vote of the United States on the Board of Governors during this interregnum until the Constitution of 1789 goes back into effect, I am not considering any unauthorized deals by persons who have been authenticated by the Board of Governors under paragraph 6 of the Bilateral Minesfield Breakthrough Successor Agreement. Sincerely, Karen Hughes, Acting General Counsel, International Bank of Reconstruction and Development, Overseer Mandate Trustee, Global Debt Facility, TVM, LSM 666. Ano masasabi ninyo tungkol dun sa email na yun, mga kapatid, no? At nabanggit ulit si Jose Rizal. So sa tingin nyo ba si Jose Rizal at ang ating pambansang bayani na Jose Rizal ay iisa o magkapangalan lang? Pero mga tol, no? Mula nung si Rizal na ating pambansang bayani, eh, nakilala ko, never pa akong nakarinig ulit ng Rizal, another Rizal. Tapos Jose rin yung pangalan. No, sa ano talaga, kumbaga, parehong-pareho, Jose yung pangalan, Rizal yung apelido, mga tol. Kayo, sa tingin ninyo, yung Jose Rizal ba yun? At yung Jose Rizal dito na nag-deposit ng ginto, iisa, mga kapatid. Kasi kung iisa, talaga magbabago ang history natin, mga kapatid, no? Marerewrite talaga ng buo yan. Isa pa sa mga tanong ay, bakit si Jose Rizal ang tinutukoy na nagdeposito daw ng kayamanang ito? At ano ang kinalaman nito sa BRICS? At paano nito pinipigilan? Wait lang, mga kapatid, ha, kasi nawala yung picture, eh. Ito, mga kapatid, no, yung picture na to, no, pag sinearch ninyo sa Google ang pangalang Gregorio Aglipay, nakalaban niya ng 1935 election ata, kung di ako nagkakamali, no, ni President Manuel L. Quezon, ito ang lalabas na picture. Teka, isa-search ko lang tapos ipapakita ko sa inyo. Yan, mga kapatid, no? Gregorio Aglipay, yan, nakikita nyo sa taas. Teka, nakikita nga ba? Father Gregorio Aglipay. Teka. Yan, yung Gregorio Aglipay. At makikita nyo ito, itong nasa gilid na to. Yan, itong nasa gilid na to. At kung ibabalik natin yung dito, ayan, ito yung sinasabi si Father Diaz na Jose Rizal. Nakaraang review ko pa nga, sabi ko magkamukha nga sila, no? Pero malaman-laman ko, mga kapatid, kasi itong picture na to, parang lilagyan lang ng kulay. As ito rin yan, no? Parehong-pareho din. Ito, at ito, at ito, at ito, at ito. Ay, iisa, mga tol. Kaya siguro itong picture na to ay hindi totoo. Siguro meron totoong Father Diaz, pero hindi ito yung muka. Yan na. Kumbaga, tinutulungan ko na lang din kayo, mga kapatid, mag-isip. Kasi ito nalaman ko lang din naman, eh. Yan na. Si Gregorio Aglipay yan, pare yan talaga. Tapos tumakbong pagka-presidente noong 1935. At kalaban pa siya ni ano? Kalaban pa siya ni Manuel L. Quezon dati. Alright, so balik tayo sa kwento. 666. Isa pa sa mga tanong ay, bakit si Jose Rizal ang tinutukoy na nagdeposito daw ng kayamanang ito
at ano ang kinalaman nito sa BRICS at paano nito pinipigilan ang pagkakaroon ng World War III. Atin niyang pag-usapan sa ibang mga content at atin ding ipapakita sa susunod na content ang authenticated bilateral Minesfield Breakthrough Successor Agreement na tumutukoy sa pag-expire ng 50 years na time deposit ng Marcos Gold sa trustee. Bago pa mag-email si Karen Yudes kay Wolfgang Strack, ay iminungkahi ni Wolfgang ang mga ebidensya ng mga gold deposits na kayamanan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Metro Bank at Trust Company. Ito ang nilalaman ng email. Dear Karen, attached, there is a document with Metro Bank and Trust Company that I will have to have researched in the WB, remembering that you were a lawyer for 20 years in that not so honorable institution. You might know something about this sleeping giant that we have to fill with life. Or you might know someone who knows or should know the WB is certainly correct, claiming that their business is not divulging secrets with money withholding from banks and people for so long. Though one wonders what they are doing or why they are not doing anything, there must be something, a hidden agenda we are not supposed to know, maybe. On my side, I will be introduced to a friend, Senior VP of Metro Bank. Emphasis is on friendly. It will be sort of embarrassing to see that 30 years have passed and nothing has been done. Not only that, Metro Bank high officials appear hesitant, to say the least, to let people in to talk about this huge money for the benefit of coded name TVM LSM 666 and the Filipino people. For your guidance, I attach also the trust certificate for transfer of the mother account 010-22-74-0-A to Philippine National Bank. I will have to talk to someone high up there also before we start any action. From what I see here, WB does not seem to have any hold on this anymore. Please enlighten me, Wolfgang. At ito na nga ang trust certificate na sined ni Wolfgang Strack sa email ni Attorney Karen Hughes. Trust Certificate, Transfer in PNB from August Trust, C-2-Chase Manhattan Barclays, World Bank and Citibank, August 11, 1974, under General Agreement, by authority of U.S. Federal and U.S. Treasury, given this clearance of ownership through TVM-LSM-666, in accordance with the Law of Ownership, Article 426, 427, and 428. This Trust Certificate of Deposit is received from foreign remittance from BSP and transferred vault to vault and ledger to ledger recorded in PNB, Special Trust Deposit dated August 11, 1974 as follows. Code Account FEM TVM. Trust Account Number 010-22-74-0-A. Remarks, maturity 2005. This certificate of trust in United States dollar. Therefore, we certify that there have been foreign transmittal of fund derived from backup of metal with 2.5% interest per annum. Wow. Came from the original sources of backup from diamond, platinum, and 01 knows as code of C-1-C2-1921777-AAA, protected by International Insurance and Treaty of Versailles, done in the office of the Board of Governor of Central Bank of the Philippines, this 11th of August 1974, signed BSP Board of Governors Gregorio S. Licaros, signed alias Severino Santa Romana et al., Metal Trust Depositor of TVM-LSM-666, Father Jose Antonio Diaz, signed President and Legal Counsel of TVM-LSM-666, Ferdinand E. Marcos. No, authentic mga tol yung dokumento, no? Talagang masasabi mo meron talagang
ginto mga kapatid na pinag-uusapan. Kung bakit natin to tinatopic mga kapatid, no? Bakit natin pinag-uusapan? Kasi mahalaga din talagang malaman natin eh, di ba? Though mga kapatid, pwedeng pasinungalingan ng iba, pwedeng patotohanan ng iba, pero eto ulitin ko, eto ginagawa natin reaction video lamang at least meron tayong bukas na diwa para malaman natin o mabuksan ang isipan natin na mayroong mga ganitong bagay, no? At bahala na lang kayo mag-research pa ng malalim. Kung mayroong mga fact-checker dyan, eh kayo na bahala mga kapatid, no? Basta eto, nakikita naman natin, mukhang authentic talaga yung certificate na to. Confirmed by Tiburcio Villamor Marcos, sole owner, sole signature. Isa rin sa aking pinagtataka at misteryong mga pangalan na si Tiburcio Villamor Marcos. Sino ba siya? At sino rin ba talaga si Father Jose Antonio Diaz? Atin itong pag-usapan sa mga susunod na mga content. Ayan ako, naaalala ninyo no, si Father Antonio Diaz, aka sinasabi nila mga kapatid, aka Jose Rizal. Yun yung nasa doon sa sulat ni Karen Hudes. May mga napanood na tayo dati, tulad halimbawa doon sa Ophirian Heritage Conservatory, sinasabi doon na hindi totoo yung sinasabi ni Karen Hudes at sinasabi nga doon si Karen Hudes daw, no? At meron din naman mga ibang vlog o ibang mga content din na napanood natin na sinasabing si Jose Rizal nga daw at si Antonio Diaz ay iisa lang, no? Pwedeng totoo, pwedeng hindi, pero alam naman natin, di ba, na si Jose Rizal base sa mga itinuro sa atin ay binaril sa Bagong Bayan doon nung unang panahon pa, no, nung 1989 ba yon. Tapos imposible daw na magiging pari si Jose Rizal dahil sinusukan niya nga daw yung mga pare at ayaw niya nga daw sa mga pare, di ba? Tapos biglang may lumabas na retraction ni Jose Rizal. So pwede nga na maging pari siya kung totoo yung retraction mga kapatid. Pero ang isa sa mga mali lang na ilabas na patunay na si Jose Rizal at saka si Father Diaz is yung picture. Pero yung picture na yan kasi mga kapatid, hindi naman din magpapatunay na peke yung peke na hindi si Jose Rizal si Dr. Jose Diaz. Hindi sapat na ebidensya yung picture. Pwedeng ginamit nga lang talaga yung picture pero hindi naman ibig sabihin no na hindi malabo na talaga maging totoo. Posible pa ring maging totoo na si Father Antonio Diaz at si Jose Rizal ay iisa. Mali lang talaga yung picture na ginamit kasi nga si Gregorio Aglipa yung picture na yon, hindi si Antonio Diaz yun mga kapatid. Tutuloy natin. Isa pang certificate ng ebidensya ng deposito ng kayamanang ipinasa sa trust deposit ang may asignatory din ni Tiburcio Villamor Marcos bilang sole owner ng nasabing mga kayamanan. Ang dokumentong ito ay ang certificate ng inventory na nakalagay sa Jakarta Tunnel Dash 2 na pirmado ng tagapangalaga na makayamanang ito na walang iba kundi si Wolfgang Strack. Magawang ipost na lang ang video upang makita at mabasa mo ng husto, kaibigan. Ngunit may isang lugar nga na 100% lehitimong lugar na kung saan pangkaraniwan mo lang na makikita ang ginto. Sapagkat lahat ng kalsada at lansangan nito'y dalisay na ginto at ito ang tinatawag na langit. Revelation 21 verse 18, the wall was built of jasper, the city was pure gold, clear as glass. Ang good news nito kaibigan, sapagkat ang lahat ay welcome sa lugar na ito. Ngunit paano nga ba makakapunta dito? Revelation 21 verse 27, but nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's Book of Life. Ngunit isa pang tanong kaibigan, paano ba maisusulat ang pangalan ko sa Book of Life? Acts 2 verse 38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. At sa Mark 16 verse 16, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and that they may enter the city by the gates. Kaibigan,
hinihintay ka ng Diyos na lumapit sa Kanya at ibibigay Niya ang mga bagay na higit pa sa kayamanang makukuha mo sa mundong ito. Nice, no? Higit sa mga ginto, mga kapatid, na pinag-uusapan natin dito sa lupa, diba? Kung dito'y talagang pinakaasam-asam natin, lahat na magkaroon tayo ng kayamanan, no? Mga material na bagay na matatagpuan dito sa lupa, eh kakaiba, mga kapatid, yung naghihintay sa ating lahat, no, sa bayang banal na ipinangako para sa mga mapapalad, para sa mga maliligtas, para sa mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Pero mabalik tayo, mga kapatid, doon sa Marcos Gold. Diba? Kung ito hindi totoo, no, grabe naman talaga yung paggawa pa nila ng mga dokumento, paggawa pa nila ng, kasi pinakita, diba, mga may certificate sila, no, na talagang pinapakitang authentic talaga yung deposit na yun at meron talagang Marcos Gold, mga kapatid. Hindi yung basta-basta ninakaw na sinasabi nila, no. Ang hindi lang natin talaga mabibigyan ng linaw pa sa ngayon, eh kung totoo ba yung Father Diaz at si Dr. Jose Rizal ay iisa. So yun, comment ninyo sa baba kung kayo ay naniniwala. Comment nyo kung bakit. Kung hindi kayo naniniwala, comment nyo rin kung bakit. At babasahin natin yan sa susunod nating video. Yun. So bago tayo matapos, mga kapatid, syempre tulad ng lagi nating nakakasanayan, ay magsha-shoutout muna tayo. Babatiin natin yung ating mga kaibigan, mga kapatid, na nag-comment dito sa last video na na-upload natin, yung sa dami ng bituin, bakit madilim sa Kalawakan? Okay, mula kay Mr. Fantasyan, mga kapatid. So ano kaya ang inyong mga masasabi, no? Basahin natin mula kay Edgar Edeher Bahala. Shoutout sa iyo, kapatid. Grabe ang ganda ng create ng Panginoong Diyos. Walang katulad yan. Totoo, mga kapatid, no? Jesse Oliva, paanong walang sariling liwanag ang buwan po? E ayon sa Bible, sa Genesis 1:16, ginawa ang dalawang malaking tanglaw, isa sa umaga at isa sa gabi. Ibig sabihin, may isang tanglaw na magbibigay ng liwanag sa umaga at isang magbibigay ng liwanag sa gabi. Kung walang liwanag ang buwan, bakit sinabi sa Bible na isang tanglaw sa umaga at isa sa gabi? So, eto, mga kapatid, no, wag naman natin masyadong gawing literal yung ano, no, literal yung tawag dito, yung mga nakasulat sa Bible, kasi ang pagkakasulat sa Bible ay hindi naman porket sinabing tanglaw ay ibig sabihin umiilaw na, no. Totoo, mga tol, na liwanag o tanglaw ang buwan sa gabi, pero yung liwanag kasi ng buwan ay galing sa reflection mula sa araw, kaya siya nagiging tanglaw sa gabi. Totoo yun. Sinabi sa Bible na tanglaw sa gabi ang buwan at mga bituin, pero hindi naman ibig sabihin na nagliliwanag ng sarili ang buwan. Alright? So, eto. Shoutout kay Big Time Sweatress 3D Lotto Hearing Official. Wow. 3D Lotto Hearing. Okay. Idol Jobal D, congratulations. Lupit mo talaga, idol. Same lang tayo ng mga reactions. Kaso lang, wala akong mga gadget para sa mga comments. Ooh. Alright, so shoutout din kay Giancarlo Fantastico. Ganda talaga, siguro kung hindi lang tayo sang nagkasala, malamang sa malamang visible din sa mga mata ng tao yan. Shoutout din kay M. Yan. Kaya idol, napakagaling ng Diyos kasi ang lahat ng yan ay sinabi niya magkaroon ng liwanag at tatawagin itong araw. Totoo. Shoutout din kay Marlon Ramos. Araw-araw ako nanonood ng mga videos mo, idol. Lahat po ng nilalang sa mundo, good at bad karma, depende sa mga ginawa. Pa-shoutout po, salamat. Maraming salamat kayo sa iyo, kapatid. Silent viewers, sabi ni Jules Da. Yan, shoutout sa iyo. Here, silent viewers here, pero walang pinapalampas na reaction vids. Uy, maraming salamat sa iyo, kapatid. Pa-shoutout sa next video, more power sa channel. Salamat sa iyo, utol, ha. Talagang sobrang solid, mga katol. Hiling kulit sana, paki-like ang ating video para, kasi dito sa YouTube, no, kapag merong engagement, merong nagki-click ng like or dislike or nagko-comment, eh mas ano tayo, no, mas lumalawak yung nare-reach ng ating channel. Nadadagdagan tayo ng subscribers, nadadagdagan tayo ng viewers. Kaya sana, mga kapatid, kahit isang saglit lang, thumbs up or dislike, bahala kayo. At maraming salamat ulit sa inyong panonood. Shoutout kay Rock Scorpion. Tama ka, bro, Shobaldi. Kaluwalhatian ng Diyos yan at lahat ng mga nasa paligid natin, lahat ng may buhay. Malungkot lang isipin na ang mga atheist
ay hindi sila naniniwala na may dakilang lumikha ng mga ito. Oo, totoo. Albert M., shoutout sa iyo. Idol Shobaldi, o Sir Shobaldi, nakasulat po sa banal na kasulatan na ang Panginoong Hesukristo po ang lumikha ng lahat ng mga bagay at lahat ng mga bagay ay hindi ginawa kung wala siya. May nakasulat bang ganun? Nilikha ng Diyos ang langit at lupa, subalit iyon ay si Jesus na siyang lumikha sa ilalim ng... Sa ilalim ng ano? Genesis 1:1. Wala namang binanggit na pangalan doon na Jesus o Panginoong Jesus, Hesukristo. Mga ano, no, kapatid na Albert M., walang nakasulat sa Bible na nakalagay, no, nilikha ng Panginoong Hesukristo ang langit at lupa, no, o ang lahat ng mga bagay sa lupa. Tapos nilikha ng Diyos ang langit at lupa, Genesis 1:1. Oo, nakalagay 'yon pero hindi binanggit doon yung pangalang Hesukristo. Sabi nga, huwag kang magdadagdag o magbabawas sa kung ano man ang nakasulat, no? Christopher Desuyo, sir, isama mo naman sa next video mo ang mga God mythology ng Pinas. Salamat, sir. God bless. Sige, hanap tayo niyang kapatid, no? And last natin, Ronald Yamelo. Idol, tama pala yung sinabi ni Neil Armstrong na di makita ang mga bituin dahil wala itong atmosphere. Yon ang sabi. Actually, may paliwanag talaga sila doon, mga kapatid, no? May paliwanag sila kung bakit hindi nila makita yung mga bituin. Pero kung titignan mo, hindi naman kasi atmosphere ang magpapakita sa'yo ng mga bituin, mga tol, no? Pero, ano yan, eh? Kontra paniniwala, eh. Paniniwala nito sa paniniwala nito, nagko-kontra, no? So, di pa rin natin matitiyak, mga kapatid. Kaya nga, undecided ako, eh. Kung totoo bang ang tao ay nakatungtong sa buwan, o hindi. Diba? Pero isipin mo na lang to, mga tolo. Ito, naisip ko lang din, eh. Nang ang tao pumunta sa buwan, napakalaking spaceship ang daladala nila, napakalaking rocket ang nagpalipad sa kanila para makapunta sila sa buwan. Diba? Yun ang ginamit nila. Pero nung pabalik sila, wala na silang ganun. Diba? So paano sila nakabalik sa mundo dahil ba mas madali silang maitutulak ng mundo, ng spaceship nila papalabas ng buwan dahil walang atmosphere ang buwan, hindi nila kailangan ng malaking rocket para maitulak sila pabalik sa mundo. Yun siguro ang pinakasagot, no? Pero yun lang, naisip-isip ko lang, mga tol, no? Magkaiba na ng puwersa ang gamit nila papunta at pabalik. Pero ito lang ang pinagtataka ko, bakit ayaw nilang manumpa na nakahawak ang kamay sa Bible. At sinabi naman ni Buzz Aldrin na we didn't go there. So yun ang isa pang tanong, bakit niya sinabi yun at bakit ayaw nilang manumpa o patotohanan sa pamamagitan ng panunumpa sa Bible na talagang nakapunta sila sa buwan. Diba? So yun lang, mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out!